Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk, but this is a different type of scent talk because I made a twist on this video and I'm actually planning to create a series of this type of video. So just let me know in the comment section below if you're interested for more contents like this. In this video, I decided to choose scents that I think will best suits the characters in the movie Four Sisters and the Wedding. If you're from the Philippines and you are familiar with that movie, alam ko na halos lahat tayo ay addict do sa movie na yon, to the point na ulit-ulit ko siya pinapanood and I already memorized some of the lines from the movie. So naisip ko na since meron dong four sisters, the Salazar sisters, I decided to choose scents that I think will fit their characters. So in this video, I will share kung ano yung mga scents na feeling ko is nababagay sa kanila. Again, scents are subjective. May iba-iba tayong opinion about scents. So anything na sasabihin ko about the scents and about the character is mainly just based on my experience and sa pagtingin ko tungkol sa characters na pinaportray nila doon sa movie. So if ever na magkaiba tayo ng opinion, ayun, okay lang naman yun. So yun, mag-i-start tayo dito sa video na to doon sa panganay. So konting ano muna, konting gist muna tungkol doon sa movie. Doon sa movie is may apat na magkakapatid and then they need to come home kasi nga ay ikakasal yung bunso nilang kapatid na nag-iisang lalaki. So doon nagkita-kita sila and then ayun, may gumagawa sila ng plan to prevent or to delay the wedding kasi parang hindi pa sila sure doon sa papakasalan ng lalaki or ayaw nila, as in ayaw nila doon sa papakasalan ng lalaki. And ayun, gusto nila na mag-isip muna si Guy. Habang nagtatry sila ng mga ways kung paano matidelay yung wedding, ayun, dun lumabas yung mga problems nila, ganyan, kung ano yung mga pagtingin nila sa isa't isa, ayun, nag-resurface yung mga problems nila in the past, ayun, naungkat yung past. So, doon natin makikita yung iba't ibang characters, kung ano ba yung alam niyo yun, yung mga way nila sa pamumuhay, kung paano nila i-control yung mga bagay-bagay, kung paano sila mag-respond sa mga problem na dumarating. Actually, very interesting yung movie na yun. So, if hindi nyo pa napapanood, why? So, ayan, isushare ko sa inyo yung mga scents na feeling ko is nababagay sa kanila. So, meron dong apat na characters. Actually, apat na sisters. Ayan. So, yung panganay is si Teddy or si Chudora Salazar. Yung pang-apat is si Bobby, si Roberta, ayan. And then, yung pangatlo, si Alex at saka si Gabby. So, si Teddy is si Tony, tapos si Bobby, si Bea, si Alex is si Angel at saka si Gabby is si Shaina. Ayan. So, makikita natin doon yung mga characters nila. And then, ito yung feeling ko na bagay dun sa characters na ipinoportray nila. So, magsimula tayo, of course, sa panganay, sa paboritong anak ni Mami. Ayan. I feel like si Teddy is Velvet Petals kung siya ay fragrance or kung siya ay scent. So, ano ba muna yung notes ni Velvet Petals? It has lush blooms, almond glaze, made you blush. So, etong scent na to, I feel like, will suit Teddy first because this is crowd's favorite. So, marami yung may gusto sa kanya and naghahanap siya. And if napanood niyo na yung movie na yon, di ba nga, nagtatampo si Bobby kasi laging namimili ng bag at tinitira ng ulam si Teddy kasi siya yung paborito ng kanilang mami. Kasi ang sabi ng mami nila, parang may maternal, kasi daw si Teddy is may maternal instinct. Ayan, so parang mahilig siya mag-joke. So kinagigiliwan siya ng lahat. And sabi naman ng mami, kaya palagi siyang nakaalalay kay Teddy, is ano, parang medyo mahina yung personality nito. Pero I feel like ito yung nababagay sa kanya. Aside from medyo mature yung scent na to, na totally mature, this is creamy, floral. And may aspect siya ng floral, so may pagiging mature scent siya. Feeling ko ito yung bagay sa kanya kasi this is crowd's favorite. And I feel like this is a little bit hyped. Kung nagustuhan nyo to, okay lang naman yun. But for me, I feel like overhyped siya medyo. Kasi parang nagkaroon ng TikTok contents last time. And yun, super dami na humahanap nito. And sakto scent lang siya for me. Ayan, hindi ko pa nga siya maubos and kalahati pa lang nababawas ko sa kanya because I need to be in the mood para magamit ko siya. Though may creamy na siya and may, alam niyo yun, meron pagigi siyang, ang tawag dito, medyo touch of gourmand dahil doon sa nutty aspect of the almond glaze. Kailangan ko maging in the mood para magamit ko siya. Isa pa, hindi siya masyadong nag
po-project sa akin. I don't know, maybe factor yung body. Pero ayun, hindi siya ganun ka-loud sa akin. And then ayun, feeling ko para siya talagang si Teddy. Medyo tame yung amoy. Pero maraming nagkakagusto. Ayan, marami yung naghahanap sa kanya. And then, ayun, very girly din yung scent na to. So, bagay talaga sa kanya. Tapos, ayun, feeling ko si Teddy is Velvet Petals. Crowd's favorite but slightly overhyped. So, I don't know kung mag-agree kayo sa akin. Pero let me know in the comment section kung ano para sa inyo yung amoy ni Teddy Zalazar. Okay, so, I don't know kung may sense tong video na to. Pero now, proceed tayo sa pangalawa. Ayan, everyone's favorite character is si Bobby. So, si Bobby is, ginanapan siya ni Bea Alonso. I feel like si Bobby is this one. So, this is Victoria's Secret's first love. Ayan, medyo bago lang siya. Binili ko siya in travel size kasi may nakita ko na nakasale. And mabango din siya. Na-review ko na to before on my Victoria's Secret Premium Mist na scent along with the love. Pero, ayun, hindi ko siya noon binili agad kasi meron siyang citrus notes. Pero, ang pinakang notes ni First Love ay, First Love, a new sister to our modern romantic love fragrance. It's kind of love that's pure, untainted, and filled with potential. It's a unique combination of innocence and sensuality, never to be forgotten, now captured in scent. The heart of this fragrance combines two delicate first blooms of springs, budding violet leaf and lily of the valley. Pure and green in scent, these notes mix with soft sheer mist for a skin-hugging and effortless feel. First Love amplifies your natural sensuality, so you smell like you, only better. So, sa madaling salita, it has violet leaf, lily of the valley, sheer mist. So, ayun yung notes niya. I don't know. Pero nung naamoy ko siya, or pag naamoy ko siya, naisip ko sa kanya is this is the scent of Bobby Salazar. So si Bobby Salazar, yung character niya doon, is very strong, independent woman. Siya yung madalas ma-interpret ng mga tao sa paligid niya. Unlike si Teddy na paborito ng lahat, si Bobby yung sabi niya, walang may paborito sa kanya maliban kay Alex. So si Angel yung may paborito lang daw sa kanya before, nung kanilang kabataan. Si Bobby Salazar, yung ang character niya doon is strong nga siya, and then sabi ng mga nakapaligid sa kanya is parang masyado siyang matigas at mapagmataas. Ang reason daw naman niya kung bakit siya naging ganun is nung time na parang may sakit yata yung daddy nila, tapos yung mommy yata nila walang work, and then si Teddy ay wala ding work. Parang need niya mag-step up for the family, so parang kinailangan niya magtrabaho, so naging matigas and strong siya masyado yung personality niya kasi parang kailangan niya mag-isa sa New York, na kahit gusto daw niya umuwi is hindi po pwede kasi nga siya yung naging inaasahan ng family. So parang dahil doon na misinterpret siya, naisip na parang naging siyang masyadong bossy. Is kinailangan nga lang niya kasi yun, kailangan niyang mag-isa, tapos kailangan niyang itaguyod yung family. So ayun yung character ni Bobby na sobrang nagpaiyak doon sa mga tao. Kahit sa akin nung una ko siyang napanood, or kahit inuulit ko siya panoorin, parang nakakaiyak pa rin yung character ni Bobby. Kasi parang siyang struggle ng middle child. Pero kahit hindi naman ikaw middle child, ako personally, panganay ako. Pero slightly, parang may part ni Bobby na nakaka-relate ako. So, ayun, yung parang kailangan mong maging strong talaga for yourself, tapos para sa family mo. So, yun yung personality niya. And this one, si First Love, feeling ko, swak na swak siya because this one smells like a corporate communications manager kasi yung trabaho niya sa New York, diba? Nung parang tinanong siya nung daddy ni Princess, nung tatay, nung papakasalan ng kanyang kapatid, tinanong siya kung ano yung work niya sa New York. Sinabi niya na corporate communications manager siya na may wide vocabulary, who will not use parang old maid to persons na first time nilang makita. Kasi parang medyo pinaparinggan or nilalait nung daddy ni Princess yung family niya. Tapos ayun, yung response niya na medyo na off yung mommy niya kasi parang nabastusan sa kanya. Wherein ayun, na-misinterpret na naman siya na ang gusto lang naman niya is parang ipagtanggol or depensahan yung kanyang mga kapatid. So ayun, o diba, naikwento ko niya tayo yung buong palabas. So ayun po, si Bobby. For me, this scent smells like
office girl, like, nasa corporate world ka talaga, very independent yung personality mo, very clean yung itsura mo, like, clean girl aesthetic, which is ganun palagi yung itsura ni Bobby. Like, yung kahit nasa bahay lang siya, di ba, naka-coat nga siya, inaasar nga siya ni Tony. So, ayun, yung parang personality niya is very strong, ganyan, yung parang bossy type yung scent na to. Yung scent-wise, hindi na ako nadidiscuss masyado, yung scent ni First Love is slightly fresh, citrusy, with a hint of parang powdery, musky, dry down. Mabango yung scent na to, guys, like, if you are into clean scent that is not too soapy, tas hindi rin siya too sharp citrusy, kasi hindi siya sharp citrus. May freshness siya ng citrus, pero slightly powdery and slightly linen. So, hindi siya ganun ka-crisp na scent. So, hindi siya nakaka-off. Super bango nung scent ito, guys. Like, nakakasosyal talaga. If nai-imagine mo yung aura ni Bobby Salazar, ito talaga yung amoy niya. Hindi siya pansinin ng lahat, pero once na naamoy mo, and once na mas nakilala mo siya, like, parang si Bobby, makikita mo or mas ma-appreciate mo yung personality niya at the same time yung scent ni First Love. Diba? Ang lawak ng imagination ko na ipag-connect-connect ko na yun. So, ayun yung dalawang pinakang parang, actually parang sila yung dalawa na nasa medyo taas na rank sa mga main characters. Tapos, eto, si Alex at saka si Gabby. Hulaan nyo muna bago ko ipakita kung ano yung scent ni Alex. So, eto lang yung natatanging Bath and Body Works kasi eto lang yung feeling ko that is suited for his or for her characteristic or for the character that she's trying to portray on the movie. So, this is the scent. Tada! Ayan, o, diba? Lo and behold, meron na akong bagong In The Stars kasi yung pinakita ko, lumang packaging In The Stars, yung gold, yung as in parang solid gold, ganyan. Pinakita ko siya on my warm fragrance and then binenta ko siya kasi nga hindi ko naman siya masyadong gusto. Pero I realized na feeling ko staples In The Stars. Gusto ko ulit siya maamoy. So, binenta ko siya tapos bumili ulit ako. Eh, new packaging na yung nakuha ko. Ayan. So, this is the In The Stars and I feel like this is si Alex Salazar. Ano ba yung scent ni In The Stars? Sparkling, warm, captivating. This fragrance is truly unlike anything on earth. From the rare, luxurious fragrance notes to the unique blend of warmth and freshness. An instant confidence boost. A sparkling blend of star flower, white agarwood, and sandalwood. Okay, so ano ba yung scent ni In The Star? I feel like this will suit Alex's personality because this is very unique, confident, and edgy. Like, edgy talaga siya. Kasi yung description nga dito usually, diba, is amoy siyang parang nagyoyosi, bad boy, ganyan. And if you watch that movie, alam mo nun, yung parang personality ni Alex doon is medyo ano siya, parang edgy siya. Like, nag-ano kasi siya, parang nag-movies. Ganun yung kanyang ginagawa. So, yun yung siyang sinasabi na parang hindi, pinaka hindi maayos according dun sa kwento na parang siya yung pinaka sabi niya is siya yung pinaka kulelat sa kanila, like kapag tinitingnan nila yung mga awards nila, yung mga medals na receive, siya yung pinaka onte, parang hindi kasi siya academically inclined, so ang gusto niya talaga is arts, ganyan, nagpo-pursue siya ng commercial, nang parang nagmo-move siya, pero hindi siya ganun kakilala. So, para sa kanya is wala siya masyadong achievement. Tapos, medyo kalat yung personality niya, like natutulog siya sa car, ganyan. Tapos, yung ex ni Bobby, diba, naging boyfriend nga niya. So, ganun yung nakikita ko, parang medyo bad girl, ganyan, si In The Stars. Pero, may potential din siya. Like, this is very warm and captivating. Na kapag nalaman mo yung story niya, kung bakit siya ganun, is parang maano ka, yung parang ma, ang tawag dito, mararamdaman mo din naman kung anong reason behind his or her personality. So, itong si Alex, is sabi niya dati, ang may paborito nga lang din daw sa kanya, may paborito lang kasi sa isa't isa, si Alex at saka si Bobby, so silang dalawa lang. Tapos yun yung feeling din niya, is siya yung parang napapag-iwanan dun sa family, ganyan, siya yung pakitingin sa kanya is walang mararating. So, ganun yung, ano, yung character niya. And I feel like, bagay sa kanya yung In The Stars, kasi very edgy siya. Tapos, ang tawag dito, parang nag-e-explore siya, ganyan. And ganito yung scent na yun, pero still warm siya. Yung parang kapag na yun nga, kapag nakilala mo siya, you will know the reason behind kung bakit ganun yung pinaportray niya na characteristic or character. Mabango din naman si In The Stars, pero personally, pinag-aaralan ko talaga na magustuhan siya kasi this is
super super long lasting, and I want to love this scent para ayun magamit ko siya palagi, so bumili ulit ako. So si Alex Salazar is in the stars. Let me know sa baba kung anong scent para sa inyo si Alex. Okay, punta na tayo doon sa huli, and ito yung pinaka kung si Alex, sorry, kung si sino to, si Teddy, siya yung overhype and overrated. I feel like this character is super underrated. So si Gabby Salazar, si Shaina, yung pinortray ni Shaina, I feel like siya si Love. May love ako na fragrance mist lang, yung parang ganito, travel size. Pero tinatamad akong hanapin kasi naka-box pa siya. So ito na lang yung kinuha ko. Paras lang naman sila ng scent. So this is Love by Victoria's Secret. It has fresh juniper, apricot blush, boyfriend tea. So itong scent na to is a little fruity. Meron siyang fruity floral with a hint of cottony linen scent. Ganyan. Malinis yung scent na to. Para din siyang si First Love actually. Magkasamang collection. Ito lang yung nauna. Tapos yung panibagong inilabas lang si First Love. Si Love is minus the citrusy note of First Love. Bakit feeling ko ito si Gabby Salazar? Ganap ni Gabby doon is teacher siya, diba? Ayan, ganap niya is siya ay teacher. And siya yung tinatawag na old maid. Kasi siya yung nag-i-stay doon sa bahay. Siya yung hindi palalabas. Like, siya yung nag-alaga doon sa kanyang mommy, doon sa family, nung nag-alis ang lahat sila sa bahay. Kasi nga, diba, nag-Spain si Teddy, nag-New York si Bobby, tapos hindi natutulog or hindi nag-i-stay sa kanila si Alex since rumaraket nga siya sa mga movies. So, madalas overnight siya, tapos nag-apartment siya. Tapos, ang naiwan dun sa bahay para mag-take care dun sa kanilang parent at dun sa household is si Gabby. So, I feel like underrated yung character niya kasi madalas, diba, sa mga magkakapatid ganun, yung naiiwan sa bahay, parang sila yung hindi masyadong nagiging special. Kasi ang palaging iniintay, pinaghahandaan, kapag dadating yung mga wala sa bahay, like yung mga nagtatrabaho sa ibang lugar or sa ibang bansa, pag dumating sila, parang meron silang special treatment. Tapos yung mga kapatid na naiiwan sa bahay, parang sila yung madalas na naseset aside, ganun, hindi nakikita yung effort. O, diba? Ang drama ko naman. Pero ganun talaga, diba? Parang sa culture natin sa Philippines, parang nagpaparaya siya yung mag-aalaga doon sa family habang yung iba is nagtatrabaho or umaalis. So, I feel like ganun si Gabby. And eto, bagay sa kanya. I feel like Love is underrated. Hindi siya masyadong napapansin. And this is very tamed. Super, super ladylike. So, bagay talaga sabi old lady daw kasi siya. But don't get me wrong, this is not parang old lady scent. Actually, this is young. Kasi nga siya yung bunso. So, parang ito yung kinaka-tame na scent. And baba ko yung scent na to, guys. This is slightly fruity, floral. Tapos yung dulo niya, parang magre-remind daw sa'yo ng boyfriend tea. Yung parang t-shirt. Kasi amoy siyang parang clean, cottony scent. Ganyan. And feeling ko ito siya. Very underrated. Pleasing siya. Like, ang bilis niya kausap, diba? Si Gabby, parang ano siya dun eh. Yung parang siya yung umuunawa sa lahat ng sides. Like, parang siya yung conscience ng family. Siya yung siya yung super ego ng family. Siya yung nag-hold dun sa family together. Every time na may misunderstanding, siya yung madalas walang kinakampihan, ganyan. So, dung huli, nakakatuwa. Kasi parang in-appreciate nila si Gabby. Binigyan nila ng patong-patong na revisco. Parang nag-thank you sila for taking care of their mommy. Kasi nga, ayun, siya yung naiwan sa bahay. Tapos parang siya yung madalas hindi napapansin. So, ayun, yung kwento ko tungkol kay Love, kung bakit siya naging bagay kay Gabby. And I feel like dito, sa mga scents na to, ako personally, ang favorite ko is Love at saka si First Love. I feel like silang dalawa, underrated yung dalawang scent na to. Tapos, doon sa character din, actually, sila din yung paborito ko. I don't know. Hindi naman ako middle child, hindi rin naman ako bunso. Pero nakaka-relate ako somehow kay Bobby. Kasi, di ba, minsan kailangan mo talaga magpaka-strong for yourself, tapos for your family. Pero minsan nangi-misunderstood ka nila na masyado ka nang independent, parang sarili mo lang iniisip mo, ganyan. Diba? So, ayun. Ayun yung story ko tungkol sa mga scents na to at sa Salazar sisters. Kindly comment down below kung ano yung scent nyo para kay Teddy, kay Bobby, kay Alex, and kay Gabby. Ayun lang for this video. Sana na-entertain kayo. And sana nakatulong ako i-recap yung story. So, this is the sign up. Panoorin nyo na siya kung hindi nyo pa siya napapanood. So, thank you so much for watching. Always keep safe. Bye!